Isang mapagpalang araw, Sir Alex. Ako po ulit si Ana at ibabahagi ko naman ang nakakatakot na kwento ng aking nanay tungkol sa karanasan ng aming lola at ng kapitbahay nito sa aswang na nangyari. Matagal ng panahon ang nakalilipas. Nakatira pa sila noon sa isang baryo na hindi pa masyadong matao at medyo distansya ang agwat ng mga bahay. Sa madaling sabi, Sir Alex, tahimik pa ang baryo na yon. Kapag dumidilim na, base sa kwento ng aking lola, hindi sila lumalabas ng bahay mga kababaihan, lalo na mga bata sa kadahilan ng may matandang mag-asawa sa lugar na pinaghihinala ang aswang ng mga tao. Mga dayo ang mga ito, sir, at nagmula di umano sa isang lugar sa Visayas na well-known pagdating sa mga kababalaghan. Nakakatakot daw ang itsura ng mag-asawang ito, sir, kasi kapag napalingon o napatitig sa iyo kahit na saglit lang, mabalasik daw ang mukha at payuko kung tumitig, lalo na yung lalaking kalbo. Tapos hindi rin daw ang mga ito mahilig makipagkapitbahay. Hindi nakikipagkaibigan at hindi nakikisalamuha sa ibang tao, basta tahimik lang daw silang namumuhay. Tahimik dahil hindi pa alam ng mga tao. Yung lalaki ay manananggot o mananggiti na tawag, habang yung babae ay nasa bahay lang at bihirang lumalabas, lalo na kapag tirik na tirik ang araw. Sa kabila ng mga ugong-ugong tungkol sa pagkatao ng mag-asawang ito, ay wala naman pong nagpapatunay na aswang talaga ang dalawa, kumbaga haka-haka lang, sir, kasi nga walang ebidensya. Hanggang sa may mga pangyayari noon na nagdidiin sa mag-asawa at masasabing patunay na may lihim talaga na tinatago ang mag-asawang ito. Minsan alas dos ng madaling araw, yung isang kapitbahay nila lola na mga binata ay papauwi na galing sa baylehan mula sa kabilang puro kasama ang dalawa pang lalaki na kaibigan nito. Lahat po sila, sir, ay mga kabaryo lang din po ng aking lola. Sa shortcut sila noon dumaan malapit sa bahay na may silong, bahay ng isa nilang kaibigan, na kung saan mayroong buntis na nakatira at malaki na ang tiyan. Kapitbahay lang din ito nila lola, pero medyo malayo ang distansya. Yung buntis naman po ay kilala rin ni lola, na itago na lang natin sa pangalang Amay. At yun na nga po, maliwanag ang buwan ng gabi na yun. Malayo pa lang ang mga binata, Sir Alex, natatanaw ng tatlo na merong kung anong gumagalaw at paminsan-minsang tumutuwad sa silong ng bahay nila Amay. So ang ginawa ng tatlo, nagkubli at pinagmasdan yung nakikita nilang parang figura umano ng isang taong bagong gupit o kalbo sa madaling salita. At nang mapagtanto nilang tao nga ito, Sir Alex, sa isip-isip ng mga binata, ito na yung magnanakaw na naghahanap ng mananakaw, lalo na mga hayop sa lugar. Ang ginawa nila, inikutan ng dahan-dahan, payukong naglakad, nang hindi talaga nagpapahalata. May mga bato na sila noon at pamalo na dala, kasi nga, balak nilang hulihin ito. At nang maikutan na nila, Sir Alex, nakabatid ang tao na yon, kung kaya dali-daling lumabas sa silong, pero nandudoo na sa tabi niya ang tatlo, kung kaya hindi na ito nakatakas. Ngunit laking gulat ng magkakaibigan, Sir Alex, kasi hindi magnanakaw ang bumungad sa magkakaibigan kundi ang kabaryong lalaki na hinihinalang aswang. Namumula ang mata, nakasalawa lang, walang pang itaas. Tapos basang-basa ang katawan ng parang galing sa langis. Ikaw pala yan nung tuning. Bakit kayo napadpad dito sa silong ng bahay namin? Pasensya na kayo sa disturbo. Ang manok ko hinabol ng aso. Sinundan ko, baka hindi na makauwi. Ha? Dito talaga nagpunta, manong? Oo. Magtatawag nga sana ako dyan sa inyo. Kaso, madaling araw pa. Pakadisturbo ako sa natutulog. Kaya inanap ko na lang dito sa silong.
Nasaan na po ang manok? Ay, hindi ko pa nga nakita. Ay, ayun oh. Nasige dyan muna kayo, hahabulin ko ha. Ayaw man nilang maniwala at medyo kinakabahan sa pinagsasabi ng matanda nun Sir Alex kasi nga pinaghihinalaan itong aswang sa lugar kaso meron talagang manok sa di kalayuan Sir Alex na kulay itim. Malaki na biglang lumipad ng kanyang habulin sa direksyon papunta rin sa kanilang lugar. Ngunit ang nakakapagtaka lang, nakarating talaga sa bahay na yon ay medyo malayo ang bahay ng matanda mula roon. Na sa pagkukwento pa ni Lola, mga 3 bahay o 4 ang distansya. Ang mga bahay doon sir hindi magkakalapit kung kaya, kung susumahin ay malayo rin talaga yon. Pero naisip ng magkakaibigan na kung sa bagay, ang manok ay may pakpak at lumilipad kaya maaari rin talagang makarating doon. Ngunit ang tanong, bakit walang suot ang matanda? Bakit namumula ang mata? At bakit parang basa sa langis ang buong katawan, di ba? So doon pa lang ay maghihinala ka na talaga, lalo pat may buntis sa bahay na yun, di ba? Matapos ang pangyayaring yun, mabilis kumalat ang balita. May naghinala, meron din namang nagsabi na nagkataon lang talaga. Hanggang sa isang gabi noon, kung kailan kabuwanan na ng buntis sa bahay pa rin na yun. Hating gabi Sir Alex, nagising ang nagdadalang tao dahil sa di malamang dahilan ay nakaramdam di umano ito ng matinding pagkauhaw at pagka maalinsangan. Uminom siya ng tubig, pagkatapos ay binuksan ang bintana para makalanghap ng preskong hangin kahit saglit lang. Nagtaka ang buntis noon sir kasi nung bubuksan niya ang bintana ay parang may nauntog o tinamaan sa labas. Dahilan kung bakit hindi agad nabuksan. Kumbaga, parang may nakaharang. Yung bintana kasi nila ay palabas ang bukas. Yun bang makikita natin sa mga bahay sa probinsya? At yun na nga, sa 2nd pagbukas ng buntis ay nawala yung parang bagay na nakaharang sa labas kung kaya nabuksan niya po ito ng tuluyan. Ngunit kung alam niya lang daw sir na ganon ang bubungad sa kanyang mga mata, di sinsanay, hindi na lang niya ginawa. E paano kasi? Isang nakakapangilabot na nilalang ang bumungad sa kanyang mga mata Sir Alex. Na pagkukwento ng kapitbahay na ito, isang manananggal ang kanyang nasilayan na nuuy, nakakapit pa sa salagunting ng kanilang bahay. Mayroong malawak na pakpak na bigla ring bumitaw sa pagkakakapit nito, lumipad palayo. At sobrang nakakatakot daw talaga kasi tao ito Sir Alex, babae na putol ang katawan. May nakalawit pa na parang mga bituka, bilugan ang mga mata at mahaba ang kamay, pati na ang kuko nito. Kaya sa tindi ng nerbiyos ng buntis, matapos makasigaw ay talaga namang hinimatay siya Sir Alex. Pero mabuti na lang at nagawa pa nitong makasigaw dahil kung hindi, maaaring hindi siya mapansin ng mga kasamahan sa bahay. Yung mister naman niya ay dali-daling kumuha ng patalim at walang kung ano-ano ay lumundag sa bintana palabas para habulin ang manananggal kaso sa isang iglap Sir Alex ay bigla itong naglaho. Merong ibang nasilayan ang mister ng buntis. Asong itim na tumakbo ng matulin hanggang sa mawala sa kanyang paningin. Yung aso na yun, paniwala nila, ay isa rin pong aswang Sir Alex. Kumbaga, dalawa ang nagmamasid nun sa kanilang bahay. Mabuti na lang, natsyempo na sa higaan lang din natumba at nawalan ng malay ang babaeng buntis. Kung kaya wala naman pong nangyari sa kanyang masama at sa batang dinadala. Wala silang ibang pinaghihinalaan kundi yung mag-asawang pinagdududahan na aswang kasi nga, dati nang nahuli yung lalaki sa silong ng bahay na yon, na kunwari naghahanap ng manok nitong hinabol daw ng aso. Sabi pa nga ng iba, baka yung manok na nandudoon din nung time na yon hindi talaga manok kundi isang aswang. Kumbaga, parang kunsabo raw Sir Alex. Ngunit dahil wala namang ebidensya, wala rin silang maturo kung sino talaga ang mga kaaswangan na yon
na gumawa noon. Matapos ang kagimbal-gimbal na pangyayari, gabi-gabi nang nagbabantay ang mga kalalakihan sa lugar. Hindi para tugisin ang aswang kundi matakot man lang ito sa binabalak gawing masama. Awa ng Diyos Sir Alex, simula noon ay hindi naman na binalikan ang buntis sa bahay nito. Nakapanganak naman po ng maayos at malusog din ang bata. Matagal bago na ulit ang ganoong pangyayari. Siguro mga ilang buwan din, kung baga parang pinalamig muna ang sitwasyon at sa pagkakataong ito, pagkakataong na ulit muli, yung lola ko naman sir ang nakaranas ng ganoon. Nagbakasyon noon ang kapatid ni Lola roon na noon ay nagdadalang tao at malaki-laki na ang tiyan. Tawagin na lang natin siya bilang si Magda. Isang gabi Sir Alex, pagpatak ng hating gabi, ubo ng ubo ito kaya nagising ang aking lola. Ang ipinagtataka niya noon, tulog daw ang kapatid niyang buntis habang inuubo. Ang ginawa niya sir kasi pakiramdam ni Lola maalinsangan din daw talaga ang gabi na yon. Binuksan niya ang bintana ng bahagya para makapasok ang hangin sa loob ng kwartong kanilang tinutulugan. Nang sa di inaasahan, pagkabukas niya, bumungad sa harap niya ang isang aswang na nakakapit pa sa kanilang bintana. At walang kung ano-ano eh, bumitaw ito at lumipad palayo papunta sa tuktok ng nyog. Gaya ng nangyari sa kanilang kapitbahay, isa rin daw po itong manananggal dahil merong mga nakalawit sa ilalim na parang mga bituka. Nasabi na lamang ni Lola, kaya pala may nauulinigan siyang parang mahinang tinig at pagkaluskos sa kanilang bintana noon sa likod ng bahay. Naakala niya ay butiki lang, yun pala ay isa ng manananggal. At eto pa sir, bukod sa pagaspas, narinig din ni Lola na mayroong tumakbo palayo na parang isang asong galing sa kanilang silong. Nang dahil sa pangyayari, nabulabog ang tulog ng lahat. Dali-dali namang lumabas ang mga kalalakihan, nagsunog ng goma, nagsaboy ng asin habang nagmumura. Yung tatay ni Lola sa galit nito, binanggit niya ang pangalan ng mag-asawang hinihinalang mga aswang. Buhat ng kanilang ingay pati yung mga kapitbahay sir ay talaga namang nabulabog. Lahat nagpunta kina Lola na may dalang mga sulo at flashlight. Nagkausap silang lahat. Simula raw nung nandudoon ang mag-asawa, may mga pangyayari na sa baryo na hindi kanais-nais. Kung hindi hayop ang mawawala, tao at mga buntis ang gustong biktimahin. Hanggang sa may isang lumapit Sir Alex at kinausap ang tatay ni Lola. Ayon pa rito, galing daw siya sa bahay ng kanyang kaibigan sa kabilang baryo at naglalakad pa uwi. Bago raw niya narinig ang kaguluhan sa bahay nila Lola, mga ingay at pagmumura, nakita niya umano ang isang asong malaki at kulay itim na parang galing din sa bahay nila Lola. Ang nakakatakot pa Sir Alex, yung asong yun, bago makarating sa kalsada papunta sa bahay ng matandang mag-asawa ay biglang nag-anyong tao na kalbo. Walang iba kundi ang kalapit bahay nila Lola na pinaghihinala ang aswang. Pagkarinig ng tatay Sir Alex, ura-urada ay dinampot nito ang kanyang sanggot pagkatapos ay inausap ang mga kalalakihang kapitbahay kung sasama ba ang mga ito sa kanya. Dahil susugurin niya at kukumprontahin ang mag-asawang pinaghihinala ang mga wakwak. Klaro at halata na rin kasi talaga na mga aswang sila at sila rin ang nanggagambala sa baryo. Sumang-ayon naman ang mga kalalakihan sir pero kakausapin lang daw nila ang dalawa. Kaya hayun, sinugod nila ang bahay ng mag-asawa. Lahat sila nun ay may dalang sulo kaya malayo pa lang ay kita na at mababanaad na talaga ang liwanag. Kaya pagkarating doon, walang tao sa bahay ng mag-asawa. Siyempre, nahalata na yun nila. Kahit anong tawag ng mga tao para kausapin ang dalawa, ni anino ng mga ito sir ay hindi nagpakita. Kulang na lang daw sunugin ng mga tao ang bahay ng mga ito
Pero nangibabaw pa rin ang kapayapaan. Alam nilang nandudoon lang ang dalawa sa paligid ng Mama Sid. Kaya nagsalita na lamang sila at sinabing binibigyan nila ng pagkakataon na umalis na lamang sa lugar ang mga ito. Sabi pa ng tatay ni Lola na galit, kapag mananatili ang mga aswang sa lugar na yon at patuloy na maghahasik ng lagim, mga masasamang balak, hindi magtatagal doon. Pag nahuli nila, papatayin daw talaga nila. Bistado na raw ang baho ng dalawa kung kaya, kung maaari ay umalis na lang. Kinabukasan nun Sir Alex sa maniwala kayo o hindi, madilim-dilim pa lang ay kumatok na sa pintuan nila Lola ang mag-asawa at humingi ng tawad. Hindi umano sila nagpakita kagabi kasi natakot daw sa mga tao na galit na galit. Saad pa ng dalawa, bakit daw nagalit sa kanila ang mga tao gayong wala naman daw po silang ginagawang masama? Yung paratang ay wala raw pong katotohanan. Bagaman hindi umamin na sila'y mga aswang Sir Alex, pero parang pag-amin na rin ang kanilang ginawa kasi nga humingi sila ng tawad sa mga nangyari. Matapos noon ay nagkaayos naman po ang lahat. Pero makalipas ang ilang linggo, umalis ang mag-asawa na yon at lumipat sa ibang lugar. Sabi ni Lola, talagang aswang ang mag-asawang yon sapagkat hindi nakapagsalita. Noong sinabi ng tatay ni Lola ang sinabi ng isang kapitbahay na nakita nito ang lalaki na nasaan yung aso at bigla na lang naging tao. Kaya hayon, dahil sa mas lalong na bulgar ang sekreto ng dalawa sa lugar, umalis na lamang ang mga ito. Matapos noon wala na sila, awa ng Diyos ay hindi na naulit ang pagpaparamdam ng aswang sa lugar. Hindi na rin natakot ang mga tao lalo na kabataan na lumabas ng gabi. Napanatag na ang loob, hindi na natakot ang mga kababaihan lalo na kabataan na lumabas ng gabi sapagkat wala ng aswang. Lumipat na sa ibang lugar. At yun na po sir ang kwento ng aking lola. Isang nakakapanindig balahibong karanasan sa kabaryong mag-asawang may mga lihim. Aso ang lalaki, manananggal ang babae. Hanggang sa muli, Analiza ng Mindanao. Ang mundo nating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.